Magandang araw mga Katola Kids! Ngayon po ay ang ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Mga Katola Kids, tayo po ba ay marunong tumanggap ng pagkakamali? O ituwid ang pagkakamali ng ating kapwa? Dapat tayo ay marunong sa ganyan. Dahil yan ang laman ng ating ebanghelyo sa linggong ito. Mga Katola Kids, si Jesus ay nagwika. Ang sabi niya, kung magkasala man ang iyong kapatid, kausapin mo siya ng sarilinan. Mga Katola Kids, sa panahon ngayon, marami na sa atin ang hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Pero magkaganon pa man, ay huwag tayong sumuko na ituwid ang ating mga kapatid, ang ating mga kaibigan at malalapit sa ating mga puso. Dahil itinuturo sa atin ni Jesus na kailangan mong mapanumbalik ang kanyang mabuting pag-uugali at mapabalik mo siya kay Jesus sa paggawa ng kabutihan. Mga Katola Kids, pero paano kung hindi nakinig ang iyong kapatid o ang iyong kaibigan, mga kakilala, kung sila ay nagkamali? Ang sabi sa ating ebanghelyo ay magsama pa ng ilang mga kaibigan pa o malapit sa kanya upang ituwid siya. Pero kung hindi pa rin, ano ang gagawin? Ay tanggapin na lamang natin at ipasa Diyos na lamang ang lahat dahil hindi na siya nakikinig eh. Pero mga Katola Kids, huwag muna natin tayo na sumuko dahil baka magbago pa iyan. Pero kung hindi na, ay dapat ipasa Diyos na lang natin sila. Ipag-pray na lamang natin sila na sana ay magising sila sa kanilang pagkakamali. Dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Tao lamang tayo, mga Katola Kids. Pero dapat matuto tayo sa ating pagkakamali, sa ating kasalanan, na tayo ay magbago upang makasunod tayo sa ating Panginoong Jesus. At iyan ay mabuting kagawian upang tayo ay maging karapat-dapat sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. At diyan nagtatapos ang aking maikling refleksyon sa linggong ito. Lagi nating tatandaan, pag may salita ng Diyos, may paglago. Bye-bye mga Katola Kids!